My name is Deo Valbuena, aka Diwata, from Samar. At ngayon po, may-ari na po ako ng Diwata Paris Overlord na talaga namang pinupuntahan ng mga maraming tao. Ayan, si Diwata kasi lumaki talaga ako from Samar. Pero siyempre kami mga probinsyano, dahil mahirap lang naman kasi talaga yung buhay namin sa probinsya. Kasi ang source of income namin doon is magsasaka kami, nagtatanim ng palay, nag-aani, nag-aabaka. So nag-decide din talaga ako, siguro mga bata pa ako noon, yung mga 16 years old, para pumunta din sa Manila kasi nangangarap din ako pumuti at gumanda. Kasi feeling ko dati talaga, yung mga galing ng Manila, pag galing sa amin sa probinsya, pupunta ng Manila, na madali ang trabaho dito at saka madali magkapira. Hanggang sa sinama ko ng kapatid ko, bali, apat kami, nagpunta dito ng sabay-sabay. Siyang susupingap talaga namin doon, di ba? Palay, magtanin ng palay, magpupras, mag-apaka. Imagine mo, ang taas-taas ng niyog. Akyating ko yan para makakuha lang ako ng mga 10 piraso, 5 piraso, depende doon sa bunga kung ilan. Tapos kung kapraso namin yan, babalatan pa yan. Tapos lalagyan pa ng apo yan para maano. Ay di ba kababae kong tao, tapos akit ako ng mga bundok-bundok, ay pang lalaki yun. Kaya sabi ko talaga, mas pinili ko talaga na mag-isti ng Manila at maraming opportunity mabilis ang pera. Depende lang din yan sa discarte mo, lalong-lalo na nung natutunan ko ng paano mabuhay sa Manila na mag-isa. Ako po ay under ng elementary graduate, ng grade 2 lang po natapos po. Lahat kami mga kapatid, walang nakatapos. Grade 6, grade 4, grade 5, ako naman grade 2. So ganun lang kami, apat lang kasi kami, ako yung pinakabulso. Una kong pinatukan ng trabaho dati ay nagtitinta kami ng prutas. Tapos, siyempre, parang may mga kompetensya din kasi magpuprutas. Saka parang hindi rin naging maganda yung naging ano namin doon samahan. Kasi dati, galing pa ako ng probinsya, bawal pala yung nandun sa kabila. Kasi parang kami ng tinde, tatawagin mo. Parang nagalit sa akin yung mga katabi kasi yung mga customer nila tatawag ko ng kuha namin. So parang karoon sa ako ng mga trip-trip doon na ginawa mo ito ganyan at nakot ako umalis ako. So kumusta ako sa pinsan ko. Tapos yung pinsan ko naman ulit, pinasok ako ng trabaho naman boy sa isang bahay na malaki. So nagtagal din ako na siguro mga 1 year, tapos umalis na naman kami. Nag-construction din ako ng how many years? 5 years yata. Kasi meron akong friend na, sabi niya, bakit hindi mo subukan magtrabaho ng construction? Kaya mo naman yan kasi alam ko malakas ka naman. So nag-try ako for 5 years. Kaya lang, nag-pandemic before, di ba? Nag-pandemic before, lahat ng trabaho namin, pinatigil dahil nga sa pandemic. Meron akong pera na nag-negosyo ngayon ako, nagtinda ako ng hindi pa dati Paris eh. Mga sigarilyo, soft drinks, mga canton, kape-kape, doon ako nagsimula. Kasi ang trabaho ko dati sa tulay ako, nangalakal ako noon eh. Nanguha kami ng mga plastic, yung mga pagkain namin, nanguha kami yung pagpag. Niluluto namin yung recycling namin, ganun kahirap. Masaya doon, pero mahirap. Wala namang masama sa ginagawa ko, pasura naman itong dinadampot ko eh, di ba? Anong masama dito? Kinukuha ko to para mabuhay ako kasi bawal daw. Naranasan ko yan, ganun yung mga ayaw ko nang balikan ng mga sitwasyon na mapangyayari. Masakit yung para sa akin kasi nag-surprise ka na sa sarili mo pag babawalan ka pala, naiting ka pa, di ba? Lahat pa ng discrimination nasa sayo. Ang intention mo lang naman is mabuhay ka, mag-survive sa sarili mo. Yung knowledge ko sa pagpapanis kasi wala naman talaga ako alam dyan, ang galing doon sa friend ko, kaya nagpapasalamat ako doon sa friend ko kung nasaan ka man ngayon. Hanggang ngayon, kinarel ko na siya, naging Diwata Paris na siya. So doon po nag-start yung aking business journey. Kasi dati nung nasa tulay ako, hindi alam naman magulang ko na makamag-anak ko kung ano nangyari. Kasi hindi ako nag-update sa kanila eh. Kasi diba, sabi ko nga, mahirap lang yung sitwasyon ko. Mahirap lang din naman sila doon, mag-problema pa. So tinulong ko, kaya nabalitaan nila ako nung dahil doon sa balita. So mayroon akong friend na dahil doon sa pandemic, ship cook siya sa isang restaurant, pinatigil din, na wala siyang trabaho. Kumusta siya sa akin na sabi niya, kung may pera ka na, mas madali ang kita sa pagkain, bakit hindi natin dagdagan kung may pambili ka naman dyan ng mga ingredients, tapos yung mabili natin kaldero. So doon ngayon nag-start yung pagtitinda ko ng pagkain sa kayong parents ko doon sa friend ko na yun. Yung mother ko naman talaga,